sapagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo sa may kalooban katulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, si Jesus ay nananalangin sa kanyang Ama. At ano ang panalangin ni Jesus sa kanyang Ama? "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo sa mga may kaloobang tulad ng sa bata." Ano ang panalangin ni Jesus? Pagpapasalamat sa Ama sa lahat ng kanyang pagpapahayag ng kanyang sarili para sa lahat. Pero ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang panalangin? Inihayag mo ang mga ito hindi sa mga marurunong at matatalino, ngunit inihayag mo ang iyong kalooban sa mga taong tulad ng sa bata. Sa madaling salita, mga kapatid, ipinapaintindi sa atin ng ating mahal na pong Jesus Nazareno ang pagpapahayag ng Diyos sa atin nagmumula sa kalooban ng ating mga puso. At anong klaseng disposisyon ang tunay na nakakakilala at makakakilala sa kabutihan ng Diyos? Ang pusong marunong magpakumbaba. Pansinin natin sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, hindi ka nagpahayag sa mga matatalino, hindi siya nagpahayag sa mga mayaman, kundi nagpahayag siya sa mga taong katulad ng sa bata. Bakit? Dahil ang mga mayayabang, hindi nila kailangan ng Diyos. Ang mayayabang, ayaw nilang kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil para sa mga mayayabang, ang kinikilala lamang nila ay yung kanilang sarili. Para sa mga mayayabang, ang kinikilala lamang nila yung sarili nilang kagitingan. Sa madaling salita, ang mga yabang, sinasabi nilang ayaw nila ang Diyos. Pero sa isang taong mapagpakumbaba, mga kapatid, inaamin natin na may mga kakulangan tayo, may mga limitasyon tayo, may mga kahinaan tayo, at sino ang pupuno nito? Walang iba kundi ang Diyos.
Kaya nga, magandang tanungin mga kapatid yung ating mga sarili para sa araw na ito. Dahil ang Diyos mismo, ang mahal na pong Jesus Nazareno mismo, ganoon ang kanyang ipinararating sa kanyang ama, pusong mapagpakumbaba. Dahil ang may pusong mapagpakumbaba, tunay na nararanasan ang grasya, pagpapala at biyaya ng Diyos. Ang pagpapakumbaba, hindi pagpapakita ng kahinaan, kundi ang pagpapakumbaba ay pagpapakita na sa buhay natin, kailangan natin ang Diyos. Di ba ganyan din ang kwento sa ating unang pagbasa? Ang kwento ni Moises. Marahil nagtataka si Moises kung bakit siya ang ipadadala ng Diyos Ama papunta sa Ehipto para paalisin sa pagiging alipin ng mga Israelita. Marahil nagtataka rin si Moises na siya mismo may kakulangan, may kahinaan. Pero anong pangako sa kanya ng Diyos? Sasamahan kita. Alam ni Moises na hindi siya perpekto. Pero alam din ni Moises, sa kabila ng kanyang kakulangan, merong pupuno nito. At sino ang pupuno? Ang Diyos. Kaya mga kapatid, makikita lamang natin ang kapangyarihan ng Diyos. Mararamdaman natin ng tunay ang kapangyarihan ng Diyos kung ang puso natin mapagpakumbaba. Makikita lang natin, mararamdaman natin at makukuha lang natin ang grasya mula sa Diyos kung ang puso natin marunong magpakumbaba. Sa pagpapakumbaba, hindi ito nagpapakita ng kahinaan nun, kundi sa pagpapakumbaba, ipinaparamdam at ipinapakita natin na kulang ang buhay natin kung wala ang Diyos. Kulang ang buhay natin kung wala ang presensya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, ipanalangin natin na ang puso natin ay maging puso ng tulad ng sa bata, marunong magpakumbaba, at sa pagpapakumbaba, mapagtatanto natin na ang buhay ay maganda, lalong-lalo na kung kasama natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.